Hello and welcome again to my YouTube channel. Hello everyone. So andito na naman ako ang nagbabalik ninyong pagbebe, Isabel Velasquez. So for today's video guys, so yun na, sasagutin ko na yung mga question nyo. Yung nag-post ako sa FB na tanungin nyo ako at sasagutin ko sa aking vlog. So ito na siya guys, sasagutin ko na siya. Let's go! Ang number one na nagtanong ay si Jellica Pixon. Ang tanong niya, Miss Isa, paano maging beauty like you and magaling mag-dance? So, bebe, hindi naman ako kagandahan. Meron lang ako natural na beauty like alam. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang kagandahan. Nasa sa inyo na yung paano nyo dalhin. Hindi naman maganda ka nga, pero ang pangat naman ng ugali mo. Diba? So, ako, ito ako, alam ko yung ano, totoo pagkatao ko. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano talaga ako at hindi ako plastic. Charo. No! And then, yung really? Tanong niya, paano mag-dance? Like, ang pag-dance ko, si bata pa lang ako, parang na hindi ko alam paano sumayaw kasi nga, parang ang tigas ng katawan ko. So, dance-dance lang ako, nakikita ko mga ate ko. So, ayun, hanggang lumaki ko na, yung talaga, sumayaw. So, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang talent. I-improve lang natin to. So, and next natin ay si Shanen Diaz. Shanen, ang tanong niya ay, paano mo na maintain ang kaseksihan kahit umiinom ng alak? Hindi naman ako sexy-sexy, pero parang naman akong bilbil kasi nga nagka-alak. So, maintain mo lang. Huwag ka lagi-lagi mag-beer. So, hard ka. Iyano mo na yung hard. Hindi naman ako sa 1 week, siguro 2 times, 3 times lang ako nag-iinom. Tsaka naman, more on water ako, water and water, para na ipa-flush mo yung mga ininom mo, mga fluid. So, yun guys. And then, next natin ay si Mary Grace Allen. So, paano mamimaintain ang katawan mo kahit may anak ka na? Yun, kahit may anak ka na naman, huwag mo pa rin patabayaan yung sarili mo. Kahit may anak ka na, hindi ka na mag-aayos, hindi ka na maglalabas ng bahay, hindi ka na susuot ng mga ganda sa sarili mo. Siyempre, bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Guys, kailangan mo maganda pa rin tayo sa... So, yun nga, guys, kailangan maganda pa rin tayo kahit may anak at asawa na tayo. Kailangan alagaan pa rin natin yung sarili natin. Yun, magpaganda ka, mag-workout ka, para hindi ka mukhang losyang, workout, para pag-uwi yung mister mo, kailangan sabik pa rin sa'yo pag-uwi. Kailangan sexy and hot ka pa rin sa paningin niya. So, yun lang ang secret, guys. Workout and ayos-ayos ng itsura mo. And then, sa managtanong ay si Michi Dap. How to be you po? Haha. Nakakaloko ka. How to be you po? Ganto lang. Simple lang. Pagpakatotoo ka lang. Totoo ka kung anong meron ka. Tapos, yung ano mo, itsura mo. Hindi mo na kailangan na magpaganda pa ng sobra at kailangan pag-aharap ka sa tao todo full pack pa yung makeup mo. Simple lang, kahit wala kang makeup, mapapakita mo sa kanila na ganun ka, kasimple na tao. Yun lang. And the next question is si Gmar Buena. So, paano Mars, anong sekreto nyo para tumagal ang relasyon nyo? O paano nyo napanatiling matagal? So, ganito lang yan. So, tagal namin, magi 10 years na kami. Yun, may mga pagsubok na dumating sa amin, ilang beses na kami muntik maghiwalay, naghiwalay na, pero ganito ito pa rin kami, matatag pa rin kami. Kasi, pag nagkaaway kami sa isang araw, hindi pwedeng hindi kami magbabati. Pataasan kami ng pride, pero siya pa rin yung sumusuyo. Pero mas marami siyang sorry kahit wala siyang kasalanan, please daddy. Tapos, isipin nyo rin yung mga huwag puro yung away nyo yung mga malulungkot na araw. Isipin nyo rin yung mga pinagsamahan nyo na masasaya. Tapos isipin nyo, lalo na kami, may anak na kami. Siyempre, maapektuhan yung bata kung lagi kayo mag-aaway. So, talagang halagaan nyo yung relasyon nyo. Huwag nyo papabayaan yung anak nyo. Kasi, yun nga guys, basta stay strong. Kami, araw-araw kami nag-aaway ni Maki, ni Daddy Maki. Pero andito pa rin kami. Stay pa rin talaga. So, pinalampan nyo dalhin. Basta, kahit anong away nyo, kahit anong pagsubok dumating sa inyo, hindi nyo iiwan yung isa't isa for the strong relationship. So, ang galing to. And
another question is from Melissa. So, ang tanong niya, paano po mag-vlog? So, ako hindi ko rin alam paano mag-vlog. Kasi ang nag-encourage lang sa akin ito, yung ate ko kasi nag-vlog na siya. So, yun, tinry ko. Then, finish din ako ng aking anak. Yung anak ko lagi yung gusto na mag-vlog na huwag daw ako mahihiya. Kasi nga, first time ko na makikita ko yung sarili ko, kausap yung camera lang. Tapos, sa labas, nahihiya pa ako kasi nga, dami nakatingin na tao. So, iaano mo lang na confident ka na kaya mo, kahit sa maraming tao, kaya mo gawin. So, try mo lang mag-vlog. So, yun nga, Melissa, nag-try ako mag-vlog. Nanood muna ako sa YouTube ng mga vlog for the beginners, pinanood ko, pinag-aralan ko. So, sa una talaga daw may hiya ka, pero kailangan dito makapal. Good luck with that! Wala kang hiya. So, ito, nagka-try ako na mag-vlog ng sinasanay ko sarili ko na huwag na mahiya kahit sa maraming tao. Kaya ito ako ngayon, sa loob ng bahay. Tatry ko sa labas. Yun, push mo rin mag-vlog. Wala namang mawawala. Yung question ni Sabina. So, tita, paano mo namimaintain yung ka-fresh mo araw-araw? Fresh ako araw-araw? Fresh ba araw-araw? Yun, namimaintain mo na yung ka-fresh mo sa araw-araw. More on water ka para hindi na-dry yung skin mo. Tapos, kain ka ng vegetable, fruits, tapos workout. Yun, makikita na kagad sa'yo yung pagka-fresh mo. Tsaka, iwasan nang ma-stress kasi ito yung nakakapagpahagar. Yun, question is, paano ka pumuti? Yun, paano maputi? Siyempre, gawin mo yung mga ginagawa araw-araw, yung alagaan mo yung skin mo, maglagay ka ng lotion, gamitin mo yung sabon ng tama, huwag yung sobra-sobra para lang pumuti. And then, guys, siyempre, iinom kayo ng vitamins para rin sa skin nyo yun. Namimaintain ko itong tagal na puti at lalo pumuputi kasi alaga ako lagi ng lotion at umiinom ako ng vitamins. And siyempre, ang aking sabon, yung Koji, yun na, huwag ka lang lagi magpapaaraw, lagi ka magdadala ng payong para ma-maintain yung puti mo. And the last question is from Gerald Solis. Who pushed you become a vlogger? Ang nag-push sa akin na maging vlogger ay ang aking anak. Yun ang nagiging inspiration ko sa araw-araw. Siya kasi yun ang pupush sa akin na, Mami, huwag ka mahiya, magsalita ka, no, malakas. Lalo na pag sa labas, siya yung mahawak ng camera, ako nahihiya ako. Yung anak ko ang naging inspiration ko at nag-push sa akin para gawin to. I love you, anak. So, si Ken kasi meron din siyang YouTube channel kasi hindi niya na na-update. Hindi niya na siya nakakapagpagawa ng vlog. So, sa kanya ko nakita, tapos sabi sa akin siya nagsabi sa akin na, Mami, gawin mo to, maganto ka, ganyan-ganyan ka. So, yung anak ko talaga yung nag-push sa akin. Siya talaga. Siya yung naging inspiration ko sa lahat. Siyempre, sa mga ibang ka-vlogger, meron kayong dapat inspiration sa ginagawa nyo at kailangan focus kayo sa ginagawa nyong vlog at content na gagawin nyo. So, yun lang yung mga tips na magbibigay ko. And then, thank you po sa lahat na nagtanong sa akin yung umano sa Q&A vlog ko. Thank you po sa lahat na nagtanong. Sana naisagot ko sa inyo ng tama ang lahat ng sagot sa mga tanong nyo. Thank you, everyone. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.